Dami nating mga updates, no? Today is the day na kukunin si Kibuloy ng Congress, no? At i-detain. So, isusurrender kaya ni Topacio or itatago ni Duterte? Ano ba ang mangyayari ngayong araw na ito? Guys, I am so happy because at last, no, ang tagal nating nakipaglaban, ang tagal-tagal natin na sumisigaw ng justice para sa mga biktima, pero unti-unti na nating na nalalasap ang justice. Pero before that, guys, ang dami pa rin pwedeng mangyari, no, mga twist and turn ng story nito. No? Kasi ang daming ano eh, ang dami pa ring supporter ni ano ni Kibuloy. O ngayon, ang dami ng mga vloggers na supporter ni Kibuloy, wala na silang SMNI, pero ang dami naman mga vloggers na nakikinabang. I am going to share something with you guys. So, bago yan, gusto ko lang i-share sa inyo. I know na siguro some of you no, nakita nyo na yung news ng TV5 na pinakita nila ang bagong mansion ni Kibuloy. Kaya gusto ko rin i-share ang bagong mansion ni Kibuloy. Sino kaya ang makakasama ni Kibuloy? Hindi yan sanay si Kibuloy, guys, na mag-isa. Hindi yan sanay si Kibuloy na kumuha ng pagkain niya. Hindi yan siya sanay na na matulog na kasi ang kwarto ni Kibuloy, ang kanyang room, no, puro puti yan. Yung beddings niya, puti yan lahat. Parang langit ba? Pero ibang langit pala ang nangyayari doon sa loob. So ganyan ang ano, pero ngayon kaya anong kulay kaya ang kanyang bedroom, no? So titingnan natin guys. I-share ko muna sa inyo itong sandali ha. All right, share natin para masaya. Na ng kamera ang detention order laban kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagninikaw na isa prangkisa ng SMNI. Ipinasilip naman sa News 5 ang detention facility kung saan posibleng ikulong si Kibuloy. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Nakahanda na ang detention facility sa kamera kung saan mananatili si Pastor Apollo Kibuloy kapag naaresto na siya ng House Sergeant at Arms. Pagpasok sa detention center, bubungad ang receiving area kung saan magre-rehistro sa logbook ang bawat pumapasok. May mga CCTV, fully air-conditioned at may electric fan pa rito. Mayroon ding tatlong CR para sa lalaki, babae at PWD. Sagot din ng kamera ang pagkain tatlong beses sa isang araw. Sa ngayon, mayroong dalawang kwarto dito sa detention facility na ito, bandang south gate ng Batasang Pambansa. Pero kaya raw nilang mag-accommodate ng hanggang 8 katao. At dito nga, sa likod ng glass window na ito, maaaring i-detain si Pastor Apollo Kibuloy sakaling maaresto siya ng kamera. Hindi na pinayagang makapasok ang media sa mga kwarto dahil may kasalukuyang nag-o-occupy ng isa sa mga ito. Papayagan namang gumamit ng cellphone ang mga detainee 30 minuto tuwing umaga at 30 minuto sa hapon. Ang visiting hours mula Lunes hanggang Sabado, 9 a.m. to 11 a.m. at 3 p.m. to 5 p.m. Papayagang magpa-deliver o kaya'y magdala ng pagkain ang dumadalaw. Ayon sa House Secretary General, inihahanda na ng kamera ang detention order laban kay Kibuloy. It will be ready by tomorrow, so it can be served by next week. Hopefully, they will enjoy their stay here. We promise them a pleasant experience. Ika-anim ng pagdinig ng komite ng kamera ng incite in contempt si Kibuloy dahil sa ilang beses nitong hindi pagsipot sa kanilang imbitasyon. Kaugnay ito ng kanyang partisipasyon bilang honorary chairperson sa Sunshine Media Network International, ang SMNI, ang broadcast media arm ng itinatag niyang religious group na Kingdom of Jesus Christ.
Nakitaan ng maraming paglabag ang TV network at itinutulak na bawian ito ng prangkisa. Kahapon, lumusot na sa ikalawang pagbasa sa kamera ang panukalang pagbawi ng prangkisa ng network. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez. So guys, ang galing. I'm so excited. Are you guys excited like me? I-describe ko sa inyo ang kwarto ni Tibuloy ha. Noong nandoon ako, kasi matagal na yun, no? Pero hindi ko lang alam kung ganun pa rin ba ang itsura ngayon. So noong nandoon ako, ang kwarto ni Tibuloy, kulay puti yan. Puti yung carpet, talagang soft yung carpet. Tapos yung bed niya, puti yung beddings, puti yung comforter. Yung ano niya, yung drapes sa loob ng kwarto niya, puti din. Puti lahat yan. At lahat ng brief ni Kibuloy, puro puti. No, walang ibang kulay, kundi puti. Tapos, yung ano niya, yung tawag nito, yung pintura sa wall ay puti din. So, yan yung kwarto. Ganyan ang itsura ng kwarto niya. Pagpasok mo sa kwarto, meron siyang maliit na yung parang sala, receiving area. Merong tatlo na upuan. Isa yung mahabang ano, medyo mahaba yung 3-seaters na upuan. Tapos merong dalawang ano, single sa harapan, tapos may maliit na table, no? Tapos lalakad ka lang ng konti, meron ng ano yan, yung another door papunta mismo sa bed niya. Sa bedroom, andoon na yung kwarto niya. Tapos pagpasok mo doon sa kwarto niya, sa kaliwa, andyan yung kanyang closet. Tapos sa kanan naman, andoon yung banyo. Papasok ka sa kanyang banyo. So ganyan ang itsura ng ano ng kwarto ni Kibuloy nung nandoon ako. So ngayon, yung bagong kwarto niya, ano kaya ang itsura? Araw-araw, every morning, evening, merong pumapasok sa kwarto niya para kunyari maglinis. Katulad sa akin, I tried na inutusan ako na para maglinis sa kwarto ni Kibuloy. No? Kasi ang trabaho ko doon, tagalaba ako ni Kibuloy. Tagalaba ng kanyang mga damit, tagapamalansya, tapos hanggang nag-progress yan. Hanggang pinapasok na ako doon sa kwarto niya, pinapalinis na ako sa banyo, ganyan. Katulad ng kwento ko noon, there were few times, no, na dahil sa pagod ko, ako ay nakakatulog sa bed ni Felina Salinas, no, kasi doon ako namamalansya. Lagi sa kwarto ni Felina Salinas. Si Felina Salinas ay siya yung, nung time ko, siya yung bugaw ni Kibuloy. Pero ngayon, sa time ng mga baguhang pastoral, si Jacqueline Roy na. Pero nung time ko, si Felina Salinas yung bugaw namin. So si Felina Salinas yung nag-i-screen sa amin. Ang isa lang yung tanong, ha? Virgin pa ba daw? Yan. Tinanong din ako niyan. So, wala naman akong experience nung time na yon. I said, yes, wala akong experience. Hanggang after noon, unti-unti na ako pinapapasok doon sa kwarto ni Kibuloy. Pinapalinis ng, pina-arrange ng kanyang beddings. Pagkatapos ko mamalansya, ako na yung nagdadala ng kanyang mga damit doon sa, para i-segregate doon sa kanyang aparador. Masilan yan si Kibuloy pagdating sa kagamitan niya. Yung panlaban namin, tied talaga yan, tapos hindi yung downy ang pabango na ginagamit namin. Hindi yan papayag ng downy, kailangan talaga Hino-Depravia. So yan ang ginagamit namin para sa mga damit ni Kibuloy. From brief, sa mga shirt niya, sa tawag nito sa medyas, hanggang sa towels, everything na gamit ni Kibuloy, Hino-Depravia ang ginagamit namin para pampabango. So kaya yan si Kibuloy, even though pinagpapawisan yan,
mabango kasi very ano yan, very particular pagdating sa mga amoy-amoy. So bago yan sinusuot, yung aming mga nilabhan, sinisimot muna yan ni Kibuloy. Pag meron siyang, di ba minsan yung damit natin kapag hindi natuyo, diretso, yung hindi mabilis yung pagkatuyo, merong kunting amoy, kahit na hinodipravia ang ginagamit mo, meron pa rin kunting amoy. Naku, sapat ang ano namin, ang natatanggap namin kapag ka may amoy. Tinatapon niya lahat yan. Isa lang yung naamoy niya na merong ayaw niya ng amoy, lahat ng nasa aparador, kukunin yan at tapon. Itapon sa mukha mo o kung sino yung nandoon at the moment. Kasi may temper yan si Kibuloy. No, so ganun ang ano, ganun ang style ni Kibuloy. So nung nandoon po ako, just to make clear, hindi po ako isa sa mga naalay kay Kibuloy, pero ako po ay parang ginugroom nila at that time, no? Kasi unti-unti na akong pinapapasok. Hindi ka naman talaga basta-basta makapasok sa kwarto ni Kibuloy, no, kung walang planong gagawin kang, kasi may progression yan eh. Walang planong gagawin kang ally in the future. So, nung time ko, ako po ay pinapalinis na, like I said, there were few times na may mga tissues on the floor, no? Hindi ko alam ano yung mga tissues. Kasi pag wala kang experience naman talaga, you don't think anything. You don't put any thought, no? Kung ano yung mga nakikita mo. Kasi kami noon, ang sinasabi kasi sa amin, huwag kaming mag-isip ng masama kasi kung ano daw ang iisipin namin, yun daw kami. So pag mag-isip kami ng malaswang bagay, ano bang nangyayari? Kasi pag nakakatulog ako doon sa kwarto ni Felina Salinas, si Felina Salinas natutulog doon sa kwarto ni Kibuloy. So ganun yun. So in the morning, after the devotional, kasi meron kaming devotional doon eh, in the morning, 5 o'clock, kailangan kami lahat gising. Pupunta kami ng gym o kaya dyan sa lobby doon sa Bible school nung araw, doon kami tipon lahat. Manalangin, kakanta, manalangin. After nyan, may tinatawag kaming work job. Yung mga worker na hindi sa pastoral na ano na area, meron silang mga kanya-kanyang work job, no? Nagbubunot ng mga damo, naglilinis sa garden, nagwawalis. Yun yung mga work job namin. Pero sa pastoral, yung responsibility namin, yung malapit sa lugar ni Kibuloy. Yung garden na malapit sa kanya, yung lobby, kailangan nakashine talaga yan. Kasi pag hindi yan shine enough, anak ko, laparo. Sampal ang ano mo. Ang mararating, ang matatanggap mo. So, ganun ang style doon. So, ngayon, nung pinalinis ako sa room niya, may mga tissues po. Pero alam ko na nung time na yon andoon si Ing-Ing Salinas natutulog. May palit-palitan yan eh, yan sila. Si Felina Salinas, si Tessie Dandan, nung time na yon. Tapos minsan si Ate Ingrid Canada. Minsan si Bebot Delis. Andiyan, minsan yung ibang pastoral, no, hindi ko na i-mention dito yung mga names nila. Just for their you know, safety kasi karamihan po sa amin, no, nung kabatch ko ay lumabas na. No, wala na doon. So yung mga kasamahan ko may mga experience silang ganun, no? Pero hindi kasi nila sinasabi kasi doon sa loob bawal kaming magsalita kung ano yung mga experience namin. Kahit nga ako, may mga time na may tirayan si Kibuloy ng mga pagkain, no? Kasi isa sa responsibility ko yung magdala ng pagkain niya. No, in the morning, kalagay yan sa tray, tapos ihahain yan sa harapan niya, susubo na lang siya. Tapos hindi ka talaga aalis doon sa tabi niya hanggat hindi niya sasabihin umalis ka. So nakatayo ka lang doon na parang tuod ba? parang kahoy, nakatayo ka doon. Nag-aantay kung uutusan ka, ganun. Tapos pag may langaw, pinapaypayan mo, ano mo yung langaw. So ganun yung trabaho ko noong araw na yun. Pag may mga tira yan, si Kibuloy, siya ang namimili kung sino dapat ang kakain sa tira niya.
Pero bawal namin sabihin sa mga kasamahan namin na binigay sa amin. Like for example, kung sasabihin ni Kay Buloy na, Arlene, gusto ko ikaw ang kumain sa tira ko para mabless ka. Oh. So ako naman ang kakain sa tira niya, bawal akong magsalita ang kani-kanino na ako ang kumain sa ano, sa akin binigay yung tira. Pero ang instruction kasi, hindi ko ibibigay, hindi ko i-share sa iba. Ako lang ang kakain. Hindi naman kasi ako ganyan. No, hindi ako ganyan. So may mga kasamahan ako, ang ginagawa ko, inaakyat ko doon sa ano, sa room, sa quarter ko sa taas. Yung mga kaburks ko, kami magfesta kami sa mga tira ni Kay Buloy. So ganun ang style. Kaya lagi akong natutrouble kasi hindi ko talaga sinusunod yung ano, yung mga kautusan. Sabi nga nila, hindi daw ako na born again. Hindi daw na born again ako in the spirit. Kasi kahit anong dukol daw, kahit anong batok na sa ulo ko, hindi pa rin daw ako nagbabago. Yun ang laging ano nila, yun ang term na ginagamit nila sa akin. Kasi nga, medyo matigas ang ulo natin. And I'm thankful no, na ganun ako, na matigas ang ulo ko. Kasi kung hindi siguro na isama ako dyan sa mga night duty na yan. Kasi dumating din yung time na sabi ko nga progression, di ba? So dumating yung time na inutusan na ako na mag-massage sa paa muna. Sa paa ni Kay Buloy. So doon, nagmamassage ako doon sa paa niya. Pero hanggang doon lang yun, wala nang progression after noon. Kasi dalawa kami nung time na nagmamassage sa kanya. Isa kami ng paa. Kasi yan si Kay Buloy, pag nakatayo yan ng matagal sa pulpit, no? Kasi pag nag-preach yan, umaabot ng 2 oras, mahigit. So may ano siya, yung namamaga na yung ano niya, yung paa niya. So kaya after ng service, kailangan siya i-massage yung paa niya. Kaya inautusan din tayo na magmasahe sa kanyang paa. So hanggang doon lang yung ano ko, yung aking ugnayan doon kay Kay Buloy. So I'm thankful na hindi tayo naging alay. Kasi kung siguro naging alay ako, I don't know kung meron akong mukha no, na ihaharap sa public at sasabihin kong naging rape victim ako ni Kay Buloy. Kahihiyan kaya yan, di ba? Kahihiyan yan sa ating mga babae, sa ating dangal, lalo na dyan sa custom ng Pilipino, no? Yun, kahihiyan yan. Kaya walang nagsasalita na victims ni Kay Buloy dahil nahihiya sila. Nahihiya sila sa sarili nila, nahihiya sila para sa pamilya nila, nahihiya sila sa mga kasamahan. No? Either they are active ngayon or inactive. Nahihiya sila. So kaya siguro kung na ganun ako, no, kung isa ako sa naialay, I won't have a face to face the people. Nasasabihin kong talagang proud ako na ni-rape ako ni Kay Buloy. Diyos ko. Kasi yan ang claim niya eh. Pinag-aagawan siya ng mga babae. Oh, imagine, itsura ni Kay Buloy pag-aagawan. So, ganyan po ang ano, ganyan ang sitwasyon doon. So ngayon, excited tayo kasi this is the first time in history, no, sa buhay ni Kay Buloy na siya ay titira sa isang kwarto na hindi niya design, number one. At sa isang kwarto, sa isang tirahan na wala siyang mga alalay. At sa isang tirahan na hindi kanyang will o kanyang regulation ang nasusunod. Kasi yan si Kay Buloy, hindi yan sumusunod sa anumang regulation. Kasi nga, may-ari siya ng mundo eh. O may-ari siya ng mga kaluluwa. O yung mga ano, mga regulation dito sa labas, outside of the kingdom, ay kailangan isubmit yan. Kasi there is no greater power than the power of God through Kay Buloy. Yan ang ano niya sa amin. Yan yung ini-insert niya sa aming mga isipan. Araw-araw yan. Kaya hindi natin ma-blame itong ibang mga workers na hanggang ngayon, yung utak nila nag-try na. Pati yung mga politicians natin na nasa Senado, karamihan sa kanila, dry na rin ang utak kasi nakikinig sila kay Kay Buloy. Ang style kasi ni Kay Buloy, little dose at a time ng manipulation, ng mind conditioning ang ginagawa niya. No? I-love bomb ka muna,
tapos pupurihin ka, sasabihin sa iyo ang mga magagandang bagay, tapos bibigyan ka ng mga promises, ipapakita niya sa iyo na ito yung heaven, ito yung magiging buhay mo kapag ikaw ay maniwala. So ganun, ang grabe talaga ang projection ni Kibuloy. So unti-unti, meron siyang nilalagay na medicine of conditioning sa mga isipan ng tao. Kaya, kung hindi ka talaga kin pagdating sa dark psychology, talagang maano ka talaga, matitwist talaga yung perception. Kaya ang tagal din natin na twisted yung ating perception, no? Kaya masaya ako dahil at least now I feel really free. I can say anything. I can be seen anywhere. Because I feel I am empowered. Diba? I am empowered because I know the truth. And you know, I have enough knowledge to understand what's going on. Kaya tayo empowered. Education is really a good thing to have, no? Sa bawat isa, kailangan natin na we learn constantly. We learn every day. Kasi kung mag-stop yung ating learning, then mag-deteriorate tayo. Then we won't feel empowered anymore. Kaya yan ang aking yung aking experience, personal experience. So ngayon guys, meron akong ipapakita sa inyo. The last time, sabi ko sa inyo, marami ng mga vloggers si Kibuloy, no, na panig sa kanya. At itong mga vloggers na ito ay mga makaduterte. So ito, because Duterte nag-support kay Kibuloy, yung mga vloggers na supporter ni Duterte, ngayon na kay Kibuloy na. So ang nangyari, pumunta sila doon kasi si Duterte nasa Davao at si Duterte na ngayon ang bagong administration ni Kibuloy, pumunta doon itong mga vloggers. So kilalanin natin kung sino sila. Ha? Alright, sandali. Share ko muna itong aking screen. Ang kabi-kabilang alegasyon at kasong kinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy ngayon, binuksan sa mga vlogger ang mga compound ng The Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name, upang mabigyan sila ng pagkakataon na magsuri ng personal ukol sa mga issue. Pinaunlakan ni Pastor Apollo ang mga ito na maglibot, magtanong ng impromptu sa mga full-time medical workers, saksihan at suriin ang kanika nilang pamumuhay sa loob ng mga compound na ito. Una nilang nilibot ang kasalukuyang pangginagawa na KJC Kingdom. First time ko makapasok kagabi doon sa Kingdom, yung Kabisaya pa abi-abi, no, yung pag-welcome, pag-salubong sa amin ng mga tao, ramdam namin ba na itong mga taong ito mabubuti. So ito ang mga itinuro sa kanila ni pastor, no? Kung nagawa nitong mga taong ito dahil mula. All right guys, na siguro narinig niyo, sabi niya ano daw yung very tawag nito, ano yung abi-abi diyan sa Tagalog. Yung very hospitable doon. Yan po ang isa na style doon. Pagka tayo po ay bibisita doon sa compound ni Kibuloy, lalo na kapag iniisip nila that they have meron silang stake sa iyo o meron kang magawa for them, talagang special yung papakita sa iyo. Very ano sila, accommodating, no? Ganyan ang style. Ganyan din ang training sa amin. So lahat kami na galing doon kay Kibuloy, ganun ang approach namin sa mga bumibisita sa amin. Kasi ang pinakauna na responsibility namin, maliban sa aming mga trabaho, ay ang proteksyonan ang image ni Kibuloy. So kailangan kaming lahat maganda yung aming image na ipoproject namin for Kibuloy, no? Para yung kanyang pangalan hindi madungisan, yung kanyang dangal ay walang spot talaga. So kaya ipapakita talaga namin yung best attitude, best na pakikitungo sa mga bisita namin. So ito yung mga na-experience ng ating ng mga vloggers ngayon na bumisita doon. Sa turo ni Pastor, maaaring
ganun din, mas higit pa ang kabutihan ng pagkatao ni Pastor. Kaya ako siya sinuportahan. Sa kasunod na araw, umakyat sila sa Covenant Mountain, Empire of Eden Restored sa Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, kung saan nila nakilala ang ilang FTMWs ng KOJC. Dito nila nakilala ang ilan sa mga... Okay guys, yung FTMW, yun yung full-time miracle worker. Yan ang term, yan ang tawag sa mga workers ni Kibuloy. Nung nandoon ako, full-time miracle worker, mga miracle kami. Kasi kapag pinalabas kami dyan sa compound, wala kaming ibang dala kundi apel. Pagbalik namin, kailangan bags of money na ang dala namin. Kaya miracle talaga. So ganun ang ibig sabihin yan. Pangalan na dinawid sa muna yung mga pang-aabu. Puso sa loob ng The Kingdom of Jesus Christ ayon sa bogus witnesses ni na Sen. Teresa Ontiveros sa mga nakaraang pagdinig sa Senado laban kay Pastor Apollo. Dito, nabigyan ng mga vlogger ng pagkakataon na magsuri at magtanong sa mga witnesses nang walang script kung totoo ngang may pagmamaltrato dito. Sinundan nito ng pagpunta nila sa napakagandang Glory Mountain. Dito umano nakita ng false witness na si alias Rene na nagbigay ng mga bag ng baril si Pastor Apollo kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Nandito rin ang mga naging kasamahan noon ni alias Rene na landscaper sa Glory Mountain at nagpakilala kung sino at ano ito dito. Sino kuya sa inyo dalawa? Ito yung natutulog si Pastor. Nakasuporta ako kay Pastor Kibuloy dahil una sa lahat, ang pinaglalaban namin dito is press freedom. Kasi naaapakan na po eh. Ito po yung helipad. Dito po naglalan yung chopper. So, yung sinabi ni alias Rene, nandito si Pastor at may dalang bag at pupunta natin sa mansyon. Pakitingin na lang kung saan yung mansyon. Di po tayo rito member ni Pastor Apollo Kibuloy. At nagpapasalamat nga po ako kasi bilang isang independent vlogger, napagbigyan po tayo na masilip po natin at makita po natin kahit papaano malaman din po natin kung ano po yung side naman po nila. Sapagkat may mga lumabas po na mga investigasyon, ang naipakita lang po yung side lang po ng mga nag-aakusa kay Pastor Kibuloy. Gusto namin yung pantay na hustisya na makamtan ng bawat mayaman man, mahirap man. So kaya pumunta po kami dito sa Glory Mountain para personal na malaman kung totoo yung sinasabi ng alias Rene. So, base po sa nakita po namin dito, from the start, dun sa baba, may helipad. Dun pa lang, naghanap na ako ng mansyon. So, wala akong nakitang mansyon. Alright guys, so yan, gusto kong linawin, no? Ang bawat bahay na titirhan ni Kibuloy ay tinatawag na mansyon. Either nipahat yan or build of bricks or whatever, basta si Kibuloy ang nakatira dyan, tawag dyan mansyon. Not literally na mansyon kasi for Kibuloy, everything is spiritual, di ba? Kaya nga may mga spiritual wives eh. Kasi spiritual lahat. So itong mansyon na sinasabi ay spiritual mansyon kasi doon siya nakatayo, doon siya natutulog. So yan ang determine, yan ang tawag nito, ang meaning ng mansyon na sinasabi ni alias Rene diyan sa upper six. Hanggang nakapunta po kami dito sa pinakadulong ito. Well, wala rin ako nakitang mansyon. Well, may nakita akong tent nandito, pero hindi naman mansyon to, kubo to. So ibig sabihin ito, ang pagpunta po namin dito para po imbestigahan natin kung may katotohanan yung ginagawa ni Senator Ontiveros diyan sa Senado, yung paratang kay Pastor Kibuloy. So maliwanag po sa amin, tama po ang pinaglalaban namin na talagang sinungaling itong witness ni Senator Ontiveros. Teka, look at this. Kung may tinatago si Pastor Apollo Kibuloy, hindi ka papupuntahin dito. Hindi niya papakover ito, papakita. So meaning, wala siyang tinatago. Medyo sa edad ko na ito, ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong lugar. Mayroon pa lang ganitong lugar, no? Bukod sa maganda ang klima, malamig,
napakaraming mga puno, maraming pine tree. Tapos yung mga bulaklak dito, napakaayos, napakasystematic. Yung mga tao, mukhang wala naman akong nakitang minamaltrato dito. Ito lang yung sarili ko lang pagtingin nung nakarating pa ako dito. No holds barred din na sinagot ni Pastor Apollo ang kani-kanila mga katanungan kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang vlogger na si Lord Byron Cristobal o mas kilala bilang Banatbay na hayagan noong naging kritiko ni Pastor Apollo ay ang siyang pinakauna nag-post sa social media hinggil sa pagkikita nila ng butihing pastor. Nandito po tayo para suportahan po si Pastor Kibuloy dun sa panawagan niya po na maging patas lang. Ang atin naman po ay hindi natin sinasabi na si Pastor Kibuloy ay walang kasalanan o di kaya may kasalanan. Ang importante po ay patas. Actually, alam nyo, nung tinitimbang ko nga yung dahilan kung ba tayo sumuporta dito, alam nyo, sapat na po para sa akin, yung tulad din po na sinabi ni Senator Robin, yung kanyang pinaglalaban tungkol sa ating mga rebelde. Alam nyo, eto, lagi ko sinasabi ito sa aking line na SMNI lang talaga ang tumayo para labanan ho itong rebelde na napakahirap po. Alam naman ho natin yan. Dekada na ho silang nanggugulo sa ating bayan. Dekada na ho silang talagang nang-aabuso ng ating mga kababayan. At mahirap lumaban dito sa mga rebelde na ito. Pero gayunpaman, si Pastor Kibulo matapang na hinarap po ito. At naniniwala ako na isa ho ito sa dahilan kung bakit ho pinipilit itumba ho si Pastor Kibuloy. Kaya nandito tayo para lumaban din, tumulong din, sumuporta sa pinaglalaban ni Pastor Kibuloy. At bago sila umalis, nag-ikot sila ng personal kasama si Pastor Apollo sa ilang mga pribadong lugar sa KJC Central Headquarters. Upang mapatunayan na walang anumang itinatago ang KOJC at andan itong sagutin sa korte ang mga pinupukol na mga akusasyon at kaso. Oh my gosh. So hanggang sa time na ito na ikukulong na si Kibuloy, yung population nila ng mga disinformation at misinformation ay patuloy pa rin, no? Kahit itong mga vloggers, no, nakikita natin magkano kayo binabayad dito ni Kibuloy. Yung pagtimbang daw nila, natitimbang nila na yung pinaglalaban ni Kibuloy ay karapat-dapat at yun ang dahilan kung bakit siya ngayon ay nakaharap sa maraming criminal cases. Oh my goodness, is that even make sense? Oh my gosh. So guys, patuloy natin kasi masaya tingnan. Masayang tingnan yung kanilang mga misinformation at disinformation na nabubuking natin. I always respect yung ibang reliyon. Naaalagaan ni Pastor Kibuloy lahat ng kanyang workers, provided lahat. Yun po ay malaking bagay. Kaya nga yung nakita ko yung eskwelahan kahapon, napakaganda po ah. Ang ganda ng school. Pero yun, libre. At ang maganda nun, sinabi sa akin, yun ay pwede sa outsiders, hindi sa members. So kung napapag-aral ni Pastor Kibuloy yung mga outsiders, palagay ko, ay kaya niyang pag-aral. Guys, yan gusto kong linawin ha. Hindi po totoo na si Kibuloy ay nagpapaaral ng mga outsider. Yung mga outsider po na estudyante dyan sa JMC, nagbabayad po sila ng tuition. Even sa mga workers, no, nagbabayad ng mga tuition yung kanilang mga magulang. Katulad nung ano, katulad ni alias Amanda, no, na pinangakuhan na papaaralin dyan sa JMC. Oh, nakapag-aral na dyan sa JMC, pero yung magulang naman ni alias Amanda ang nagbabayad ng tuition. No? Ganon ang style nila, talagang populated talaga ng kabulukan, ng misinformation. So ang tuition po dyan sa JMC ay parang Ateneo. Mahal po yan. So walang scholar yan dyan si Kibuloy ng mga tagalabas. Yung mga anak po ng mga workers na andyan yung mga magulang sa loob, yan po ang nag-aaral dyan sa JMC. Pero iilan lang, no? Karamihan sa kanila yung mga Canada, yung anak ng mga Canada na andyan sa loob, katulad ni Inting Canada,
At yung iba pang Canada, no, na nasa loob na may mga anak, may mga pamilya. So sila nag-aaral dyan ng libre, no, hindi sila nagsasacrifice kasi privileged din sila. Yun ang sabi ni Kibuloy. Biruin mo ba naman ilang mga Canadas ang mga spiritual wives ni Kibuloy? Ingrid Canada, Mariteo Canada, yan si Dede, isa yan na spiritual wives ni Kibuloy. Oh, Bebot Deles. Hindi yan sila magkapatid. Pero yan si Dede Canada at si Ingrid Canada ay magkapatid at pareho sila mga spiritual wives ni Kibuloy. At ang nangyari nito, gusto pang gawing spiritual wife na naman yung pamangkin nila. At itong mga bugaw na mga iyain, sila ang nagpa-facilitate ng mga pagbubugaw. Imagine guys, kung gaano kasira ulo itong mga to. No, we have to hold them accountable too. Pagkatapos itong si Kibuloy, na makuha ito si Kibuloy, let's proceed na itong mga bugaw na ito, na binubugaw itong mga kabataan na walang kamuang-muang, kung ano ang nangyayari, binubugaw nila, let's hold them accountable. Number one na yan si Bebot, alam nila kung anong nangyayari dyan sa loob ng pastoral. Pero mga konsentidor sila at sila pa mismo ang nagpa-facilitate. Sila ang namimili. Sila ang namimili, guys, kung anong klaseng bata ang pwede nilang gawing pastoral. No? Itong mga administrator, isa yan sa mga trabaho nila. Kaya isunod natin itong mga demonyeta na nagpapagamit kay Kibuloy para humanap ng mga kabataang babae para ialay dyan sa diablo nilang din, Panginoon. No? So isunod natin itong mga to. So pagpatuloy natin guys, masyado akong na-excite. Kasi nakakainis eh. Pag yan ang pinag-uusapan natin, yung pag-aabuso talaga sa mga kabataan, parang akong, yung blood ko ba, sa Bisaya pasaka sa ulo. It goes to my head directly. Ganon ang ang passion ko pagdating dito. Kasi may isa akong pamangkin na narrate. Hindi ko hanggang ngayon nakikita ko ang effect, no? Hindi ko matanggap, hindi ko maisip. So how much more itong mga bata na ang layunin lang ay maglingkod sa Diyos, tapos ganon ang mangyayari at the end. So parang hindi ko malunok. Hindi ko pwedeng ipikit na lang ang aking mga mata. Kaya itong mga bugaw niya ng mga spiritual wives, isunod talaga natin yung guys. Sana samahan niyo pa rin ako. Hindi lang dito sa laban kay Kibuloy, kundi kasama na sa kanyang mga accomplices, no? Na isunod natin sila. O, yung mga malakas mambugbog dyan sa mga workers na hanggang yung kanilang mga tawag nito, yung laman ng kanilang katawan ay tumatalsik na sa kanilang mga damit, hindi mo na matanggal yung mga damit nila kasi namaga na yung katawan nila sa bugbog. O isunod natin tong mga jablo na yan na sumusunod sa utos ni Kibuloy na walang utak. So yan ang natin guys, yan yung mission natin. Pagkatapos makuha itong si Kibuloy, isunod natin tong mga yawa na mga maliliit na yawa na mga kasama niya dyan. Isa, i-focus talaga natin yung mga babae na mga bugaw. Kasi hanggang ngayon, ang dami pa, nakita nyo naman sa video, di ba? May mga batang Ukrainians na mga babae. Yun ang process ng tawag nito, yung minumold na nila. Bata pa. 7 years old, 6 years old, minumold na nila na maging malapit kay Kibuloy. Para pagdating ng time, na ialay na, hindi na acquired ang bata sanay na tumatabi kay Kibuloy, na halik-halikan. Oh, wala nang kumbaga wala nang mali siya kasi ama daw eh. Tatay daw nila eh. Isipin na tatay mo. Imagine, parang sinisira talaga nila ang image ng magulang, ang image ng tatay. Image ng Panginoon, sinira nila. Dahil dyan kay Kibuloy. Kaya isunod natin itong mga demonyetang, mga bugaw. No? First time kong minention yan dito sa channel natin, yung mga pangalan ng mga bugaw na yan. So isunod natin sila kapag makuha na to si Kibuloy. Aralin, yung mismo miyembro niya. Ang hindi ko makalimutan na sinabi ni Pastor, gumawa lang ng mabuti sa kapwa.
tumulong sa kapwa tulad ng ginagawa niya ngayon sa mga full-time worker sa Kingdom of Jesus Christ. Kasi itong ganitong sinisira na siya, pero itong mga naririto, kahit yung mga nasa labas na ng mga ex-worker na lang sila ngayon, nagsasabi sila ng totoo na si Pastor mabuting tao. Kasi yun naman talaga ang naranasan nila noong sila ay nandito pa, full-time worker pa, hanggang sa paglabas nila, ex-worker na lang sila, dala-dala pa rin nila yung mga alaala sa kabila ng kabutihan ni Pastor. Bilang isang political blogger, ginawa ko po itong personal na laban kung ano po ang nangyayari kay Pastor Kibuloy. Personal na laban dahil lahat ng source na kinukuha ko po sa pagbablog ay galing po sa SMNI. Para sa akin, bilang isang Pilipino na sa demokrasyang bansa ho tayo, bayani sa akin si Pastor Kibuloy. Bakit bayani? Base po sa aking sariling pananaliksik at base sa aking personal na knowledge sa pagkakilala ko po kay Pastor Kibuloy, ay marami po siyang tinulungang. Ayan guys, pag-usapan natin itong mga relief nila ha. Pag-usapan natin yan. Guys, ang sabi ni Kibuloy, siya daw ang namimigay ng relief sa mga tao. Ang katotohanan po niyan, mga members po, may mga kuta para sa mga relief na yan. Kaya yung mga members na mahihirap, mas mabuti pa tong ibang mga tao nakatanggap ng relief. May makain sila. Pero yung mga members, ordinary members ni Kibuloy, walang makain. Pupunta pa sa kapitbahay, mangutang. O kaya hihingi ng bigas, mangungutang dyan sa kapitbahay ng bigas. Papalitan na lang pagka may ano na. May natanggap na natawag nito yung sa donation. Oh, pero wala silang ganitong natatanggap na pagkain. Kaya lahat na pinapakita ni Kibuloy, puro fasad yan. Puro fasad yan. Oh, walang singkong doling na nanggagaling sa bulsa ni Kibuloy para pamigay sa mga tao. That's the fact here. Oh. So, ang iba din dito, galing sa mga workers, yung mga workers, nagsusulicit sila sa mga ibang company. Kapag may mga sakuna dyan sa Pilipinas, no, dinadala nila, pumupunta sila sa mga companies para kumuha ng mga relief, para pamigay. So, yan po ang katotohanan dyan. Hindi yan galing kay Kibuloy. Walang singkong duling na nanggagaling sa bulsa ni Kibuloy. Kasi wala pong trabaho yan si Kibuloy. Kundi magtanggap lang at saka gamitin yung mga ano natin, mga kabataan, mga pastoral, kung sino-sino pa. No. Yan ang ano, yan lang ang trabaho niya. Kaya itong lahat ng ito, galing ito sa mga members. So mga members, sige nga, ano nyo nga yan, i-dispute nyo nga yan ang sinasabi ko. No. May mga kuta po ang bawat members. Ang daming goals doon. Oh my God, I cannot mention all of them sa dami. Oh, may ano pa, may pastor's gift, tapos may anniversary, maliban sa tithes yan ha. Tapos meron pang bayad sa SMNI, mga members din ang nagbabayad dyan para yung SMNI ay patuloy na makapag-function. Oh, tapos itong mga ano, tulong sa may pagdamay sa dukha, itong mga ano nila, ginagawa nila. May mga kuta din yan galing sa mga members. So ganyan po, kaya yung mga members, ang nangyayari, kasi wala na silang maibigay, mag full time na lang para meron silang makain. No. Ang nangyayari, yung mga pamilya nila, may mga anak at may mga asawa, iniwan no, sa labas para sila, yung asawang babae o kaya yung lalaki, may makain sa loob kasi at least dyan sa loob ni Kibuloy, sa kingdom niya, meron kang matitirahan, meron kang matutulugan, meron kang makakain. Oh, kasi wala na silang maibigay. So ano pa maibigay? Kasi sasabihin sa amin eh, sasabihin sa mga members, ibigay niyo ang mga katawan ninyo, i-offer your body as living sacrifice. Oh, kasi yung mga pamilya ninyo, ang totoong pamilya ay yung pamilya sa kingdom. Kasi yun ang makakasama mo sa langit. Itong family dito sa labas, yung mga family natin, ay pang sanlibutan lang yan. Carnal yan. Yan ang carnal family na tinatawag nila. Hindi kayo makakapunta sa langit kapag meron pa kayong carnality.
sa buhay ninyo. Kaya inaalis yung mga family, pinaghiwa-hiwalay para maging spiritual sila. Ganyan ang ano, ganyan ang style. So, wala po sanang maniwala sa mga fasad na ito kasi kahit singkong duling, walang binigayan si Kibuloy para pamigay sa mga tao. Mga Pilipino na hindi nagawa ng mga politiko. Ang laban na ito ay hindi kaya ng isang ordinaryong Pilipino. Ang paglaban sa komunistang grupo ng CPP-NPA-NDF. Dito ako bumilib kay Pastor Kibuloy na dapat ang ginagawa ni Pastor Kibuloy sa pagtuligsa sa mga komunistang grupo ay ginagawa dapat yan ng nasa gobyerno. Kaya ho ako ngayon sumuporta kay Pastor Kibuloy dahil tinitingnan ko rin ho yung utang na loob na ginawa ni Pastor Kibuloy sa ating pinakamagaling na presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Previously, we have a lot of reservations and marami rin kaming questions as well as yung mga viewers namin regarding yung leadership ni Pastor and the church and yung community. So, pagpunta namin dito, even if meron kami mga negative mga statements before kay Pastor, ang pinaka gusto kong ginawa niya is instead of answering those dun sa mode na ginagawa namin, which is vlogging or in video, pinapunta niya kami dito, invited us here para ma-experience namin, makita namin sa mga sarili namin itong kung gaano ka organized and gaano ka kaganda and ka-respectable itong Kingdom of Jesus Christ. Marami kaming mga tanong, informations na nagather, mga halos lahat ng mga questions ko personally and yung mga viewers ko, masasagot ko na. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal. Oh my goodness. So nabudol din itong mga vloggers na ito. Oh, galinga ni Kibuloy mambudol. Nabudol nga si Villar. Si Robin Padilla. Si Robin Padilla naman talaga parang hindi na yung hindi imposible, hindi mabudol. Pero si Villar, kahit nga si Subiri nabudol . Imagine instead na yung warrant of arrest ang pipirmahan, iba yung pinirmahan. Ano ba yan? Nakakadismaya. Pero at least ngayong araw na ito ay kailangan ng lumipat si Kibuloy sa kanyang bagong kwarto, sa kanyang bagong kaharian, bagong mansyon. Sino kaya ang mag-aalaga sa kanya doon? Guys, yan si Kibuloy kahit maligo yan. Papaliguan po yan ng isang pastoral. Imagine, ang laking tao mo na, pinapaliguan ka pa. Tapos idadry pa yan siya ng towel, guys. Habang dinadry siya ng towel, yung kamay naman niya kung saan nakakarating. Ganyan ang buhay ni Kibuloy, buhay hari. Tapos anytime. Kasi dalawa lang sila doon sa kwarto, sa banyo. So you can imagine, bahala na kayo mag-imagine kung anong gusto niyo imaginein. Ganyan ang style ni Kibuloy. Pagka nagsuot yan ng shoes, pastoral, hindi siya ang naglalagay ng medyas, guys, sa paa niya. Pastoral ang naglalagay ng medyas, nagsusuot ng kanyang sapatos. Baby nga yan, king. So ano na ngayon? Sino nang magaganyan sa kanyang bagong kaharian? Kawawa naman. Naku, Sir Kibuloy, pasensya na. At dumating tayo sa ganito. No? Minahal din kita noon. Pero ngayon, kailangan mo nang harapin ang justice kasi ang dami mo nang nasaktan, ang dami mo nang sinirang buhay. So, kailangan na siguro na harapin mo na. It's time for reckoning for you. Kasi even at the last minute, no? Minapmanipula mo pa rin ang mga nangyayari, ang mga tao. Bakit hindi mo na lang aminin? Para naman magkaroon ng kalayaan itong mga naniniwala at nagmamahal sa iyo. Kasi if they know the truth,
Nasa kanila na yun, kasalanan na nila yun, hindi mo na responsibilidad yun kung paniwalaan ka pa nila o hindi. Pero the fact na hanggang ngayon, pinapaikot-ikot mo pa rin sila sa mga lies mo, then you really need to, you know, to face us. At kailangan na harapin mo talaga itong mga kagaguhan mo. So pasensyahan na tayo, sir. Kita-kita na lang tayo dito sa ano, kung saan tayo pwedeng magkita. Bibisitahin kita. Alright guys, ito, meron akong isa pang i-share sa inyo. Itong i-share ko sa inyo is a, ang galing ng ano, ang galing ng vlogger na ito. Kasi ano din siya eh, yung newscaster siya. So, ang galing niya magpaliwanag. Yung buong story talaga ni Kibuloy. Oh, ako, very impressed ako. Kasi, totoo naman, yung mga dates niya, at saka yung mga events na nangyayari is very, you know, very accurate. So ngayon, gusto kong i-share ito sa inyo para hindi na ba confusing kung saan si Kibuloy nagsimula, ano yung mga progress, ano yung mga nangyayari in between until dumating siya sa ganito. So, kaya gusto kong i-share ito sa inyo. Maliit na chapel sa Davao City. Hindi lalampas sa 20 tao ang kasama niya. Habang nangunguna ang lalaki sa pagdadasal, napatigil siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tinaas ang kanyang mga kamay. Sabi niya, "Yes, Lord. Yes, Lord." Tinanong ng lalaki ang kanyang mga kasama, "Nakikita niyo ba ang nakikita ko?" Sabi ng lalaki, pinipili na raw siya ng Diyos Ama. Nakaamoy ang mga kasama ng lalaki ng pabango. Tapos may isang nakakita ng malaking kamay. May hawak na pitsil. Ang laman ng pitsil, langis. Binuhos ng kamay ang langis sa ulo ng lalaki. Sabi ng lalaki, tapos na. Napili na raw siya ng Diyos Ama. Siya na raw ang bagong anak ng Diyos. Ang bagong Jesus. Ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Siya, si Apollo Kibuloy. This audiobook on Amazon has made me over $20,000 and I didn't even make it myself. Marami na siguro kayo narinig tungkol kay Apollo Kibuloy. Pinakasikat siya sa mga nakakamanghang mga kwento. Marami sa kanila nakakatawa. Isa sa mga kwentong ito yung nirecite ko kanina. Ito yung kwento kung paano raw siya pinili ng Diyos. Pero marami pang iba. Sabi ni Kibuloy, napipigilan daw niya ang mga lindol. Lumindol. Sabi ko na stop! Eh di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. At nakokontrol daw niya ang landas ng mga bagyo. Baka i-stop ko yung bagyo, baka... Magalit na sila. Magalit na naman. So, pinabayaan na lang natin. Nakakamangha at nakakatawa. Pero para sa maraming tagasunod niya, kapanipaniwala. Ito ang dahilan kung bakit isa siyang napakamakapangyarihang tao. Kaya mahalagang pag-usapan natin ang kanyang kwento. Pero sa bidyong ito, hindi natin pag-uusapan ng mga nakakamangha at nakakatawang kwento ni Kibuloy. Mga distraction sila. Nilalayo nila tayo sa mga mahalagang kwento tungkol kay Kibuloy. Mga storyang hindi nakakatawa, kundi nakakagambala. Ang kwento ng kanyang kaharian ng pera. Ang kwento ng kanyang mga peking organisasyon. Ang kanyang pagsasadoktrina ng pakikipagtalik sa kanya. Ito ang kwento kung paano siya naging most wanted sa Amerika. At ito ang kwento na kung bakit ang hirap niyang mahuli. Ito ang kwentong mapapaisip ka kung tao ba siya talaga. Hindi dahil baka isa siyang Diyos, kundi dahil baka isa siyang demonyo. Sa kwentong ito, kasama niyo ako. Sa mga bago dito, ako si Rambo, isang mamamahayag na may 7 taon ng karanasan sa pagbabalita. Itong kwento ni Apollo Kibuloy, malabo ngayon. Gawin natin klaro. Part 1. Ang pinagmula ni Apollo Kibuloy. Tulad ng maraming tao, may simpleng pinanggalingan si Apollo Kibuloy. Pinanganak si Apollo Kibuloy noong 1950 sa Buhangin, Davao City. Bunso siya sa 9 na magkakapatid na anak ng 2 kapampangan na lumisan sa Davao City noong World War II. Basically, mga kapampangan sila na lumipat sa Davao. Bata pa lang si Kibuloy, kontrobersyal na siya.
Bago siya naging pinuno ng kanyang sariling simbahan, bahagi siya ng isa pang simbahan, ang United Pentecostal Church o UPC. Naging preacher si Kibuloy ng UPC at naging isa siya sa mga pinuno nito sa Pilipinas. Noong 1979, inimbestigahan siya at inexpel ng simbahan. Ito'y dahil daw sa unorthodox teachings. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtuturo ng impormasyon na hindi hanay sa simbahan. Hindi klaro kung anong kanyang tinuro. Pero sa time window na ito, papasok yung kanyang kwento na pinili siya ng Diyos Ama. Na pinili siya bilang bagong Jesus. Ay mas unorthodox pa ba sa pagdedeklara na ikaw ang bagong anak ng Diyos? Pero nakabalik si Kibuloy sa UPC noong kasunod na taon. Isang aspeto rin kasi dito, ang mga kapatid at ang ama ni Kibuloy, mga opisyal ng simbahan. Inimbestigahan ulit si Kibuloy noong 1985. This time, arrogante daw kasi siya sa kanyang mga kapwa pastor. Pero imbis na tumapat si Kibuloy sa isa na namang investigasyon, tumiwalag na lang siya. At dito na siya nagsimula ng kanyang sariling simbahan. Ito na ang Kingdom of Jesus Christ, o KOJC. Dito, si Kibuloy ang Diyos. Dahil si Kibuloy ang bagong Hesukristo, ito ang kaharian ni Kibuloy. Nagsimula si Kibuloy na mag-preach sa mahihirap. Ang mahihirap kasi madaling ma-recruit at madaling masamantala. Pagkalipas ng mga dekada, lumaki ang KOJC. Lampas 6 na milyong mga miyembro ang meron sila. 2 milyon sa kanila, nasa ibang mga bansa. Bakit ang bilis lumaki ng simbahan ni Kibuloy? Kung narinig niyo magsalita si Kibuloy, may intindihan ninyo. Everybody says sense of faith. Our sense of faith tells us that we have a God and we have a relationship with Him. Hanapin ninyo ang lugar na kung saan naroroon ang buhay ng ating Panginoon, kung saan naroroon tinataas ang kanyang pangalan, kung saan mga kapatid itinuturo ang kanyang mga banal na salita. Ang nakikita mo lang sa Diyos ay ang mga sinalita niya. So wala kang dapat panghawakan, wala kang dapat tingnan, at wala kang dapat pakinggan pagkat Diyos ang pinag-uusapan, kundi ang kanyang mga banal na salita. Yan ang iyong panghawakan! Magaling siya. Ito ang kanyang profesyon buong buhay niya. Isa siyang pastor at mahusay siya sa kanyang trabaho. Dahil sa paglaki ng kanyang simbahan, yumaman si Kibuloy. Nagkaroon sila ng napakalaking compound sa Davao City. Nagkaroon siya ng naglalakihang mga mansyon at mga luxury car. Meron na siyang private jet. At dumami ng dumami ang kanyang makapangyarihang mga kaibigan. Nagsimula siya ng mga non-profit organizations at ng media organization. Sa pagkapangulo ng kanyang kaibigan si Rodrigo Duterte, marahil nasa pinakatuktok na ng kanyang buhay si Kibuloy. Mayaman na siya, makapangyarihan pa. Pero may nangyari noong 2020. Idinemanda siya sa Amerika. Nakita ng mga prosecutor sa Los Angeles, California, na si Kibuloy, allegedly, sangkot sa iba't ibang mga krimen. Paano naging sangkot ang matagumpay na pastor ng isang malaking simbahan sa mga krimen? Well, it turns out, posibleng kaya lamang siya ganito katagumpay at ganito karangya ang buhay ay dahil mismo sa kanyang di umano'y kriminalidad. Part 2, ang sistema sa kaharian ni Kibuloy. Bago natin maintindihan yung mga alleged crimes ni Kibuloy, kailangan nating maintindihan yung sistema sa kanyang simbahan. Dito kasi mismo sa pamamalakad ng kanyang simbahan lumabas sa mga problema. Ito ang una ninyong kailangan malaman. Money-making scheme ni Kibuloy ang KOJC. Sa simbahang ito, ang pera ay para sa Diyos nito, si Kibuloy. Dahil dito, nasa gitna ng kanilang pananampalataya ang pera. Kung sa ibang mga simbahan, uso yung mga tithe o yung 10% ng sweldo, ibibigay sa simbahan, para sa KOJC, wala pa ito. Sa kwento ng mga former members, sinasabi nila na ang hinihingi ng KOJC, lampas pa sa kanilang kinikita. May detalyadong series dito ang Rappler. Nireport ito at sinulat ni Inday Barona at ni Herbie Gomez. Kailangan nyo ito mabasa. Iiwan ko yung link sa description ng video na ito. Ayon sa pakikipag-usap ng Rappler sa mga former members ng KOJC, ang simbahan nabubuhay sa solicitation, sa paghihingi at panlilimos ng pera. Ang gumagawa ng lahat ng ito, ang mga miyembro. Ang mga miyembro ng KOJC, mula pagkabata hanggang pagkatanda, pinagsosolicit ng simbahan. Pinapalimos sila ng simbahan at meron silang mga kota. Sabi ng isang former member sa isang Senate hearing, ang kanya raw na daily kota, 3,000 pesos. Ang tataas ng kota nila. Para maabot ang kanilang mga kota, marami sa kanila nagsisinungaling. Yung iba sa kanila, pinipresenta ang kanilang sarili bilang mga miyembro ng mga charity. Yung iba sa kanila, nagkukunwari na bingi at pipi. Marami sa mga nanonolicit may mga trabaho.
Ginagawa nila yung kanilang panunulisit pagkatapos ng kanilang 8 to 5. Parang part-time work ang pagiging bahagi sa KOGC. Labas sa kanilang regular na panunulisit, merong mga malaking ambagan sa tuwing merong selebrasyon ang simbahan. Ayon sa mga former member na nakausap ng Rappler, malaki daw ang hinihingi sa kanila tuwing Christmas season. Sa Christmas season kasi, maraming pera ang dumadaloy. Pero hindi pa ito ang pinakamalaking ambagan. May pinakamalaking ambagan sa birthday month ni Kibuloy. Abri kada taon, nagpa-fundraising ang simbahan para maregaluhan si Kibuloy ng mga sasakyan at ng mga bahay. Ang tawag dito ay ang Month of Blessings o MOB. Hindi ligtas sa panunulisit ang mga bata. Dahil walang trabaho ang mga bata, imbis na maglaro sila tulad ng ibang mga bata, pinagsosolicit sila. Sa kwento ng mga dating mga miyembro, ang kanilang shift, 8 a.m. to 8 p.m. Basically, child labor. Araw-araw, meron din silang kota. Kung hindi nila maabot itong kota, mas matagal pa silang manunulisit. Tulad ng mga matatanda, itong mga bata, nagpapanggap na bahagi ng charity. At yung iba rin, nagpapanggap na bingi at pipi. Meron din nagpapanggap na out-of-school youth. Ang ilan sa kanila, mga totoong out-of-school youth. Pinatigil sa pag-aaral ng simbahan at ng mga magulang para manulisit. Lahat ito, sa ngalan ng pera para kay Kibuloy. Para sa kanilang Diyos. Nakapaloob sa kanilang doktrina ang pera. Kaya naman kung hindi nila maabot ang kanilang mga kuota o ang mga target ng kanilang mga ambagan, makasalanan silang tao. Mortal sin ang hindi pagbibigay ng sapat na pera. May nakausap ang Rappler na nagsasabing kung hindi mo maabot ang iyong kuota o target, totorturin ka. Katakot-takot. Napapaisip siguro kayo, bakit hindi sila umalis agad kung ganito ang sistema? Isipin nyo ito, kung pinalaki kayong sinasabihan na ang Diyos ay si Apollo Kibuloy at ang paraan para makapunta kayong langit kasama siya ay pagbibigay ng pera, malamang magbibigay din kayo ng pera. Sa takot sa impyerno, aambag din kayo. To be fair, for sure mayroong mga tao ditong talagang nakahanap ng komunidad. Pero hindi maitatanggi na maraming problema sa pamalakad ng simbahang ito. Kaya nga marami ring umalis. Ngayon at napag-usapan na natin kung paano pinapatakbo ang kaharian ni Kibuloy, pag-usapan na natin ang mga kaso. Part 3. Labor Trafficking. Ano ang labor trafficking? Ito ay ang paggamit ng puwersa o panluloko para pagtrabahuhin ng isang tao ng may konti o walang sweldo. Paano ito nangyari sa simbahan ni Kibuloy? Bumalik tayo sa sistema. Ang mga miyembro, pinagsosolicit at pinag-aambag. Kung hindi sila sumunod, impyerno ang naghihintay sa kanila. Kahit sino, kung napaniwala dito, magtatrabaho ng libre, makaiwas lamang sa impyerno. Paano nakasuhan si Kibuloy? While mukhang hindi sapat ang panunulisit at ambagan sa Pilipinas, nag-expand ang simbahan sa ibang mga bansa. At aling bansa ngayon ang pinakamayaman at ang mga tao dito mas maraming pera para maibigay? Ang Amerika. Isipin nyo dollars ang kanila nahihingi. Pero syempre, strict ang Amerika sa mga visa at ang pagkita ng pera sa kanilang bansa. Dito nahuli ang mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy. Nakita silang nagko-commit ng fraud. Sabi ng mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy, kailangan daw nilang pumunta ng Amerika para sa religious concert. Sabi nila, para sa kanilang pananampalataya. Pero yun pala, pinadala sila para manulisit at mag-fundraise para kay Kibuloy. Kapag ang miyembro pinadala sa Amerika tapos mahina manulisit, pinapauwi ng Pilipinas. Pero kapag magaling sila, pinag-i-stay sila sa Amerika. Paano? Sa pamamagitan ng mga peking kasal. Gamit ang mga peking kasal, pwede silang i-petition. At pwede pa silang manulisit at mag-fundraise para kay Kibuloy. Not in pesos, in dollars. Pero kahit na dollars ang kanilang pinapasok na pera para sa simbahan, ang kanilang working conditions, parang sa Pilipinas rin. Buong araw na solicitation, araw-araw, buong taon. Ito ang nakakagambala dito. Para makapanulisit ang kanyang mga miyembro sa Amerika, itong si Kibuloy, nagtayo ng NGO. Ang pangalan ng NGO, Children's Joy Foundation. Ang misyon daw ng organisasyong ito ay paglingkuran ng kabataan na nabubuhay sa kahirapan. May hatak sa puso. Swak para manulisit sa Amerika. Sabi ng mga miyembro na nanulisit sa Amerika, ang pera raw para sa mga naghihirap na mga bata. Yun pala, para kay Kibuloy. Sa Amerika, ang dami nilang perang nasolicit at na-fundraise. From 2014 to 2019, nakapagpadala sila ng at least $20 million sa Pilipinas. Lampas 1 bilyong piso ito. Karamihan ng pera hindi napunta sa charity. Karamihan ng pera napunta sa simbahan. At karamihan ng pera sa simbahan napunta kay Kibuloy.
At ito lang yung pera sa Amerika ha. May mga miyembro at mga branch ang KOJC sa buong mundo. Ano pa kaya ang karanasan ng ibang mga miyembro sa simbahang ito? Ano pa kaya ibang mga paraan ng simbahan para makakalap ng pera para kay Kibuloy? Nakakatakot na isipin. At wala pa tayo sa pinaka nakakatakot na bahagi ng kwento. Part 4, sexual abuse. Trigger warning, ang kasunod na mga impormasyon ay may kinalaman sa sexual abuse. Ayon sa mga demanda, si Kibuloy at ang kanyang pinakamalapit na mga miyembro nag-recruit ng mga babae bilang kanyang mga personal assistant. Natawag silang mga pastoral. Siyempre, kailangan ng makasimbahang titulo. Sa mga babaeng ito, pinapahanda ni Kibuloy ang kanyang mga pagkain. Pinapalinis niya ang kanyang mga bahay. Nagpapamasahe siya. At sa gabi, meron silang tinatawag na night duty. Sa night duty, required silang makipagtalik kay Kibuloy. Sa doktrinang ginawa ni Kibuloy para sa kanyang mga miyembro, ang pakikipagtalik sa kanya, kagustuhan ng Diyos. Ang pakikipagtalik daw sa kanya, isang pribilehiyo. Sa doktrina ni Kibuloy, ang pakikipagtalik sa kanya ay katumbas ng pag-aalay ng sarili sa Diyos. Totoong nakaka-istorbo. Nangyari daw ito mula as early as 2002 up to as late as 2018. Ang pinakabata daw dito sa mga babae naging pastoral, 12 years old. 12 years old. Nakakagalit na isipin kung anong pinagdaanan ng mga babae ito. Lalo na yung mga bata na walang kaalam-alam. Pinagsamantalahan sila. Kung totoong nangyari ang mga ito, paano ito nagawa ni Kibuloy? How did he get away with it? Marunong siyang lumaro ng politika. Part 5. Ang politikong si Kibuloy. Bago pa man naging kilala si Kibuloy, meron na siyang kakampi sa politika. Si Rodrigo Duterte. Sa Davao, naging political ally ni Kibuloy si Duterte. Tinatawag pa nga spiritual advisor ni Duterte si Kibuloy . Merong isang notable case noong 2008 nung nasa Davao sila pareho. Ayon sa kwento, merong isang indigenous leader na kumalaban kay Kibuloy. Si Dominador Jarog. Noong panahong iyon, ayaw ibenta ni Jarog ang kanyang lupain kay Kibuloy. Si Kibuloy kasi gustong i-expand ang kanyang simbahan. Pero kailangan nila yung lupa ng mga IP. Ang nangyari, pinatay si Jarog. Sa takot, lumayas sa mga IP sa lupa at kinuha ito ni Kibuloy. Pinaniniwala ang pinapatay ni Kibuloy si Jarog. Walang nahanap na pruweba ang investigasyon. Ang mayor ng Davao noon at ang may hawak ng pulis, si Duterte. Pinaniniwala ang pinrotektahan ni Duterte si Kibuloy. Close si Duterte at si Kibuloy. Noong tumakbo si Duterte sa pagkapangulo, lahat ng resources ni Kibuloy, binigay niya kay Duterte. Inendoso ni Kibuloy si Duterte at pinahiram pa ang kanyang private jet. Noong nanalo na si Duterte, ang SMNI, ang media organization ni Kibuloy, tarot ng administration. Tulad ng kanyang simbahan, ang SMNI, pinapatakbo ni Kibuloy para sa kanyang interes. Muli namang ipinaalala ni Pastor Apollo na wala siyang interes, kundi ang mangaral ng salita ng Diyos at tumulong sa ikabubuti ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ito si Jade Calabroso, SMNI News. Dahil parot ng Duterte administration ng SMNI, nirewardan ito ni Duterte. Pagkatapos na maling ipasara ang ABS-CBN, binigay ni Duterte ang frequency ng ABS-CBN sa SMNI. Sa ilalim ni Duterte, narating ni Kibuloy ang kanyang pinakatuktok. Kakampi niya ang Pangulo. Ang SMNI, kakampi ng administrasyon. Ang kanyang simbahan, katulad niya, untouchable. Kahit na ang Amerika, hindi siya mahabol dahil kay Duterte. Pero, natatapos ang lahat ng administrasyon. Nagbago ang lahat kay Kibuloy pagkadating ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito na ang downfall ni Apollo Kibuloy. Ang unang pagkakamali ay nanggaling sa SMNI. Sa isang programa kung saan, as usual, puro kasinungalingan ang kanilang pinapalabas, maling tao ang kanilang pinalaban. Pinalaban ng SMNI si House Speaker Martin Romualdez, ang nagkukumpas ng Kongreso at ang pinsan ng Pangulo. Meron akong video na pinapaliwanag ang buong issue na ito. Ang kailangan nyo malaman, nagkamali ang SMNI na itatake nila si Romualdez. Dahil dito, kinalaban sila ng Kongreso. Inimbestigahan ng Kongreso ang SMNI. Sa huli, nanawagan ng Kongreso na isuspindi ang SMNI. At nangyari ito. Kasabay nito, nagsimula ng sariling investigasyon ng Senado. Ang tuon naman ng Senado, ang mga abuso sa loob ng simbahan ni Kibuloy. Ito yung labor trafficking, yung fraud, at saka yung sexual abuse. Ang Senado, at least 3 beses na tinawagan si Kibuloy na magpakita sa hearing. Sa lahat ng ito, hindi siya nagpakita. Dahil dito, nangangalim na si Kibuloy na ipa-aresto ng Senado. Ang Amerika naman, handa na siyang ipa-extradite. At mukhang handang tumulong ang Marcos administration. Sa loob ng 2 taon,
mula sa pinakatuktok, bumagsak sa Kibuloy. Ito na kaya ang katapusan ni Apollo Kibuloy? Ngayon at nahabol na siya ng batas, ito ang panawagan ni Kibuloy. Patalsikin ang Marcos administration. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, ipinako sa krus, ay handa po akong mag-alay na aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Isang desperadong panawagan. Hanggang sa huli, ang kanyang pananalita ang kanyang pinagkakapitan. Pero hindi tulad ng dati, ngayon, hindi na sapat ang kanyang mga salita. Wala na si Kibuloy sa kanyang kaharian. Sa labas ng kanyang palaso, si Apollo Kibuloy, tao rin lang. At bilang tao, kailangan niyang humarap sa batas. Anong tingin niyo kay Apollo Kibuloy? Miyembro ba kayo o may kakilala ba kayo? It's very informative, no? Nagustuhan nyo guys, i-follow natin siya. Ang galing. So, lumagpas na po tayo ng isang oras, no? Meron pong ipapalabas ang Rappler na news, ng article na nandoon po nakasalaysay yung mga properties ni Kibuloy. Sinabit po namin yung mga properties dito sa U.S., sa Pilipinas, makikita nyo po doon sa reporting na yon kung ano-ano ang mga properties na under ngayon ni Digong. So abangan po natin yan, hindi pa public, but magiging public yan soon. No? So salamat guys for for joining me here. So bago tayo mag-end, no, basahin ko muna yung ilang mga comments, ang dami na, hindi ko na nabasa. So pasensya na po. Erwin Lopez, Amy Robin, Cynthia, yan pala yung mabait. Pasensya na, ang bilis, Linlin Apolis, ang galing. Salamat, Linlin Marites, Mansanas, galing, detail po. Yes, magaling. Oo, kasi Rappler yan eh, galing. So partner natin yung Rappler sa laban na ito. Yung Rappler ang una talaga na kumuha sa stories ko. Nung nagpunta kami ni Sir Herbie tsaka ni Ate Inday, no, I was concerned kasi si Kibuloy may mga na rin yan, may mga media personalities na pinapatay nila, nilang dalawa ng best friend niya, at I was concerned na baka gagawin nila kay sa ating mga taga-Rappler. So talagang pinag-isipan ko yun at sinabi ko sa kanila na you really need to take precaution kasi demonyo yung yung kalaban natin, but they are, din sila eh, palaban din. So kaya po nailabas yung yung stories natin. So ngayon, meron pang magandang stories na nadarating. Magiging public yan soon. So salamat guys. Okay. Marilo Ukat, sabi ni Kip, siya si Jesus Christ. Ngayon, sabi niya si Jesus Christ, ano ba? Raylene Sanhe, thank you po so much, Ma'am Arlene, for sharing. Yes, salamat din for attending here. Truth lang, miss you po, Ma'am Arlene. Miss din kayo. Alvin, yes, ito na panahon para magbayad si Kibuloy. Yes, Mel Ace, dami na utok ni Kibuloy, ang lakas ng demonic spirit niya. Magaling si Kibuloy magpakitang tao. Yan ang niya, skills yan eh. No? Skills yan. Magaling siya dyan. Erwin Lopez, sana mapadali bitay istukulong kay Kibuloy. Huwag natin munang bitayin kasi gusto namin na talagang namnamin niya ang mga paghihirap na in-imply niya sa mga buhay namin. Kaya panalangin natin na hahaba pa yung buhay niya para mabisita pa namin siya dito sa federal prison dito sa US. No? Kasi ang mangyayari niyan, parang basketball yan eh. Lipat dito, lipat doon. Kasi may mga kaso siya in both countries. So excited tayo sa ganyang sitwasyon. Kasi medyo matagal-tagal na rin tong labanan natin. At least ngayon, nakikita na natin na yung justice, abot kamay na natin. Kaya salamat talaga guys kung hindi ninyo kami sinamahan sa ating laban, hindi po natin makakamit ang ganitong hustisya, no, at sa ganitong panahon. Pero dahil po kasama ninyo kami at sa iba pa na mga
na mga media, no, mga tawag nito media outlet natin, yung TV5, yung GMA, kasama po natin yan, yung Rappler, no, marami po sa ating mga media personality na naging partner po natin sa laban na ito. Kaya nung sinamahan niyo po kami sa ating mga vloggers na nakikipaglaban para sa justice at para sa katotohanan, lalo po na naging mabilis ang resulta ng laban na ito. Kaya marami po talagang salamat. Today po, antayin natin hanggang siguro 5 o'clock kung madala nito pa siya si Kibuloy. Kung hindi, wala na. Pusas na yan diretso. Kaya salamat guys. Thank you so much talaga. I'm going to say bye-bye now kasi medyo late na rin dito. Okay, bye-bye. God bless you guys. See you soon.